share ko lang guys kung paano mag-refill ng ink dito sa Epson L3210 and kung paano siya initialize, okay? So una guys, ito yung unang i-refill natin sa kanya. Yung color black 003. Yan, open nyo lang yan. And then ilalagay nyo lang siya dito guys. Ayan. Tayuin nyo lang siya dyan. Then makikita nyo sa ilalim, di ba? Dahan-dahan siyang napupuno doon sa ink system ng Epson L3210. Okay. So itong ink guys, natira, gagamitin pa natin ito mamaya. Pagyari natin mag-initialize ng printer. Okay. Next. Ito na may re-refill natin yung yellow 003. Ayan. Doon siya sa pangalawa. Tayo nyo lang siya. And then, ayun, makikita nyo kasi ilalim. Dahan-dahan siyang napupuno. Okay. So, ayan yung number ng Epson Yellow 003. Next, magenta. Ito yung 003 magenta ng ink ng Epson. Okay. Next, ito, yung pang-apat. Yung cyan 003. Yan. Ayan yung ink niya. Okay, so lahat ng mga natirang ink guys, gagamitin pa natin yan mamaya after natin mag-initialize. Okay, so close natin to. Next, ito yung power cord ng printer. Ayan, ayan yung itsura nya. And then, dito guys, kukonek lang natin sya dito. Ayan. Ganyan yung dulo ng power cord nya. And then, saksak nyo lang dun sa outlet. Then next, power on natin tong printer. Ayan. So pagka nag-orange yung reset button, iyon yung i-hold natin ng 5 seconds. Okay? Kasi bago tong printer, kailangan natin siyang initialize.
Ayan. So, nag-orange na. Gagawin natin dyan. I-hold natin yan ng 5 seconds. Ayan. So, pagyari yan guys, matatapos yung pag-initialize nyo ng 11 minutes. Okay? Okay, so stable na yung kulay, ibig sabihin na-initialize na natin yung printer. Okay, so magre-refill tayo ng ink niya. So pag ganyan lang siya ilalagay. So pag ganyan lang kayo maglalagay ng ink dito sa Epson L32. Hindi nyo to kailangan pigayin guys ha. Ayan. Next, ito yung yellow 003. Ito yung magenta 003. Doon na tayo sa pang-apat. Ito yung ano. Cyan 003. Ayan. Okay guys. So, ganun lang mag-refill at mag-initialize ng Epson L32. So, kung meron kayong gustong itanong guys, comment lang isa baba. So, yan lang. Thanks for watching.